Cruz na pader at semento na nakapalibot po sa inyo. Nandito po tayo sa tinatawag na condenser. Yung kwarto, nakikita nyo parang kwarto, kahon na malaki. Sa harap po ninyo, puno po yan ng mga tubo na titanium. Ang purpose po niyan, doon sa labas po ng tubo, doon sa loob ng tubo, tubig dagat. Doon sa labas ng tubo, yung steam na nanggaling na sa ating turbina na nagbigay na ng energy niya na kailangan i-condense ulit para maging tubig. Para maipasok ulit sa ating steam generator na nasa loob ng Enricoles. Ang titanium, bakit titanium? Napakataas ng coefficient of heat conduction. So, yung init madaling tumagos sa kanya. At ang titanium hindi kinakalawang sa tubig dagat. Napakatibay ng titanium sa tubig dagat. So, ang dumadaan po sa malalaking tubig na, tubo na ito, tubig dagat, galing po sa dagat, magpapalamig ng steam para ma-condense, para maibalik ulit doon sa steam generator, kung kuha ulit ng init sa nuclear, magiging steam ulit, pupunta ulit sa ating turbina, magpapaikot ng turbina, ibibigay niya yung energy niya, babalik ulit dito, magiging condense ulit siya, tubig ulit, and so on and so forth, paikot-ikot lang yung tubig po na yun. Ito po yung steam generator, pinaliwanag po ito kanina ni Engineer Mao. Ito po ang kaibahan ng BNPP sa Fukushima. PWR po ito, Pressurized Water Reactor. Ang Fukushima po ay isang boiling water reactor. Wala pong ganito ang Fukushima. Ang Fukushima, reactor lang, magiging steam na kaagad, paikutin ng turbina, tapos condense balik sa reactor. Ito po may intermediate stage. So yung kumukontak po na tubig sa reactor, hindi po posibilidad na dumiretso po sa ating kalikasan sa dagat. Yan po ang wala sa Fukushima. Ito po yung condenser sa ilalim ng turbina. Mamaya makikita po natin ang turbina. Ito po, nag-turbo na yan. Yan po ang nandyan. Okay, so papasok po tayo sa nuclear island. Makikita nyo po ang tindi ng pagkagawa po nun.